1920 pa yung bahay na yan. Alam mo, sa bahay na yan talaga yan mayroon. Babae na mahabang bukok, pinatay yung sarili niya. Yung bahay na itinayo nila doon, negative energy yun. Nung bago pa kami dito, may nagdiri-dribble ng bula sa taas pero walang tao. First time na ako nakamit ng isang place na meron ding masama, meron din napakasama. Naranasan ko pa natulog dito. Iisa ako kasi hindi nakarating yung mga apo ko. Yung mga signs talaga, pag meron ka sa room mo, usually you walk up at 2 or 3 in the morning without any reason. May nakikita kaming bata, tuwing alas 12, lumalabas yun, papasok doon sa isang kwarto. Ay, naku, nakita ko, sabi ko, asawa ko, sino yun? May babae, sabi ko. Yung pinapalabas sa sine ng mga white lady, hindi yun ang nakakatakot. Ang mas nakakatakot yung black lady, yung nakabelong itim. Okay, mga multong ito ba eh, sa tingin mo, hindi ba sila nakakasakit ng mga buhay? Like, kill people? Spirits are generally harmless. Nasa nature nila, para makagawa sila ng physical na bagay, kailangan nila ng malakas na energy. Yung energy na yan, ang gagaling sa sobrang pagmamahal, anger, obsession, and intense desire. Miss Coreen, ito na po yung first plug ng reality show. Para makapag-giganti sila. Sumunod ka sa akin. Opo. Jet, kailan mo pa na-discover na meron kang third eye na nakakita ka ng mga bagay-bagay, like ghosts? Naalala ko, 7 years old ako noon. Doon ako sa bahay ng lola ko sa Bicol. Doon ako unang nakakita ng multo. Spirit attachment? Yes. Spirit attachment. It happens pag may isang spirit na for some reason natipuhan ka o na-attract sa'yo. Hindi mo alam na kasama mo siya lagi until such a time na nagawa na niya ang makuha ang gusto niya sa'yo. Talaga palang napaka-misteryo ng mga spirits. Hindi natin alam kung hanggang saan ang maaari nilang gawin sa atin. Anyway, before we go into the commercial break, let me announce po sa ating mga manonood ng aming production ay naghahanap ng mga contestants na sasali sa isang horror reality show na gagawin po namin. It will be a first on Philippine television. Panoorin niyo to. If you're afraid of things that go bump in the night, this is your chance to be seen on TV. And this is Ken rocking it for you guys, my homies and hopes. Here's the number one song on the countdown tonight. I'm Magsusurvive. We dare you to be part of this nightmare. We dare you to see ghosts and have the chance to win ₱1,000,000. Fuck. I don't believe in ghosts. Kanina pa kita hinahanap. May tatanong ka? Can we talk? Sure. I need your help. I'm sure nakita mo yung blog para sa isang reality horror show na kailangan namin gawin. We need a consultant for the show. Consultant? Sa isang haunted house sa Baguio gagawin yung episode. There will be contestants. We need a spirit expert to guide us. I don't think that's a good idea. Jet, kailangan namin ng tulong mo. I am asking you a personal favor. Okay. Pero kailangan makita ko muna yung bahay. Of course.
That can be arranged. Okay. Kumain ka na? Oo. Ang dami pagkain kanina sa studio. Oh, nanood ka ba ng show? Kala ko si Brad Pitt yung guest ng show eh. Hmm? Brad Pitt? Bakit? Ganito ba humalik si Brad Pitt? Ganito. Halikang ito. Yan. Ganyan ba? Oh. Oh, anak. Halika rito. Ba't kasing ka pa? Panood kita sa TV, Daddy. Ang pogi mo, parang kamukha mo si Tom Cruise. Sabi sa'yo eh. Ito naman, baka Tom de la Cruz. Diba? Buko nga rito. Ba't lakas-lakas ko sa inyong dalawa? Alam nyo, dahil sa inyong dalawa eh, parang gusto ko magbakasyon. Talaga, Daddy? Oo naman eh, sarap-sarap na sinasabi ninyo. Saan? Gusto mong magpunta ng Baguio? Pupunta Baguio? Ako next week. Oh, next week ako pupunta. Yay! Pupunta kami ng Baguio! Pupunta kami ng Baguio! Shen, naman. Okay. Shen? Dali. Ano bang gagawin mo sa Baguio? Eh, kinausap ako ng executive producer kanina eh. Eh, meron daw silang gagawing show doon. Ah, anong gagawin mo sa show? Ah, yun. Kinuha na lang akong consultant para sa show na yun. Kailangan makita ko muna yung lugar na yun. Ah, okay. Teka muna. Mm. Ikaw, hindi mo pa nakukuha yung vacation leave mo, di ba? Di pa nga. Eksakto. Ikaw, magpaalam po muna sa boss mo. Paalam ko muna sa boss mo. Oh. Ako pala. Mm-hmm. Okay, bro. Kasama ka na rin. Anak, may bibigay ako sa'yo, ha? Oh, this is everything, ha? Okay, good. Mula ngayon, isusuot mo ito araw-araw, ha? Kahit saka magpunta. O, ito. Yan. Ano to, Daddy? Protection yan. Sa ghost, Daddy? Mm-hmm. Anong nasa loob nito? Latin prayer yan. Ni Saint Benedict. Laban sa mga masasamang spirito. Okay? Huwag mong tatanggalin yan, ha? Malapit na tayo sa Baguio. Ah, kasi ayan ay Leon. Hindi. Dahil marami ng aso. Ikaw talaga. Dahan-dahan lang. Yeah. So, sandali lang ako ha. Kahintay nyo na ako rito. Magtatagal ka ba? Kahit na anong gawin ninyo, huwag lang kayong papasok sa loob. Hintay nyo na ako rito, okay? Oo. Okay. Kamusta po kayo? Kayo ho ba si Nicanor de la Merced? Sabi ng daddy mo, huwag kayong papasok sa loob. Jet Castillo? Ako si Nix. Kanina ko pa nga kayo hinihintay. Halika, halika sa loob.